Gusto mo bang mag-aral ng Finnish pero iniisip mo pa lang na mag-aral tinatamad ka na? Gusto mo bang pumunta ng Finland pero natatakot ka sa Finnish language? Gustong-gusto mo na bang matuto ng Finnish pero hahawakan mo pa lang yung libro, inaantok ka na? O gusto mo lang matuto ng bagong language? Itong vlog na to ay para sa'yo. Tay, olet suwa malainan, yahaluat, opya, puhuman, Tagalog ya, tay Filipinoa. Tab! Video on sulle. Oh, hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene. I'm so happy guys and sa wakas natuloy na. Nakarami na rin ako ng attempt para gawin to. Medyo nag-doubt ako kasi syempre hindi naman ganun tayo kagaling mag-finish. Pero gusto ko lang gawin to para pasimplihin yung buhay nyo. Mag-uumpisa na naman ako ng bagong segment sa vlog ko. Let's call it Simple Finish 101. So tuturuan ko kayo guys kung ano yung dapat nyong unahin. Ano nga ba ang una mong kailangang matutunan pag mag-aaral ka ng Finish? So kung marunong ka nang mag-finish, huwag ka nang manood ng vlog na to. So kung zero knowledge ka sa Finish, panoorin mo to. Gagawin ko yung best ko para ihambing ang Finish sa Tagalog or sa Filipino. Para pasimplihin lang yung buhay nyo. So, without further ado, let's start. Siyempre, sa lahat naman ng language, kailangan mong matutunan muna ang alphabet. Kung ikukumpara natin sa English alphabet na lang. So, ang English alphabet ay may 26 letters, A to Z. Ang Finnish alphabet ay may extra na 3 letters. So, A to Z plus ruotsalainen. O, A, E. Okay? So, bigkasin natin lahat, isa-isa. Pero, disclaimer guys, hindi perfect ang pag-pronounce ko din pala. Ang daming excuses, ang daming explanation. Pero, gusto ko lang i-try. Bakit ba? Di ba? Okay, so number one tip, pakapalan ng mukha. Huwag kang matakot magkamali. Magsalita ka lang kahit alam mong hindi perfect. Practice is the key. Let's start! A, B, C, D, E, F, G, ho, I, y, ko, al, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, kaksois, v, x, u, t, ruotsalainen, o, a, e. Ang teknik lang dyan, guys, ay bilisan nyo lang sabihin. Kunyari, hyvä yötä, yung y, kasi yung y, ang pagkabigkas niya ay y. So, tas ang kasama niya ay e. So, e. So, bilisan mo lang. E. Pero, importante na iba talaga yung pag-pronounce mo ng u sa e, o sa e, kasi mag-iiba yung meaning ng words. Okay? So, yun pa lang. Alphabet. So, umpisa natin pronoun. Kailangan yung matutunan. So, umpisa natin ako, Mina, ikaw, sina, siya, hen, kami, me, kayo, te, sila, he. Yan. Tapos, subject-verb agreement. Bawat pronoun ay may ka-partner na verb. Subject-verb agreement. So, alam nyo na yan. So, dapat tama yung partner niyang verb, di ba? Okay, so, ako ay mina olen, ikaw ay sina olet, siya ay hen on, kami ay me olen me, kayo ay te olet te, sila ay he ovat. So for example, ako ay Pilipino. Mina olen Filipinilainen. Ako ay masipag. Mina olen ahkera. Okay, so yun lang. Subject-verb agreement. So ang bawat pronoun ay may ka-partner na verb. Yun lang guys muna ang pag-aaralan natin. So guys, see you on my next vlog. See you for another Simple Finish 101. Nah, Danya. Moi moi. So that's it guys. Remember guys, you only live once. So enjoy life. God bless and take care. Bye-bye.